Magandang umaga po mga visitors ng aming Charitable Kingdom YouTube channel. At ngayong araw po ay meron po tayong test the news. Magandang balita para sa mga interesado sa larangan ng IT, mga kababaihan po na gusto mag-training sa TESDA, lalo't lalo na ito po ay related sa IT. At para hindi na po magtagal, aalamin natin ano ba itong TESDA news na magandang balita or good news, lalong-lalo na sa mga kababaihan. At ayan na po, mag-umpisa na po tayo. Ayan po, ito po ay galing sa TESDA mismo, sa TESDA main office, sa TESDA Taguig po. At ito po ang nilalaman ng good news. Head, TESDA ILO magsasanib para sanayin ang kababaihan sa STEM. Ngayon pong Mayo as a is 2018, magsasanib puwersa ang Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at International Labor Organization or ILO para palakasin ang kasanayan ng mga kababaihan sa larangan ng science, technology, engineering, at mathematics. So, yun pala yung STEM. Science, technology, engineering, and at mathematics. Particular sa animation, game, at software development. Kauday nito, ilulunsad ng ILO ang Women in STEM Workforce Readiness and Development Program upang matugunan ang problema ng mga kababaihan kung bakit kakaunti lamang ang interesado na pasukin ang industriyang ito, particular sa larangan ng information technology. So, yun nga, kasi nga, may mga kurso kasi na sabihin natin dominated by men or ng mga kalalakihan. At isa dito yung industry ng IT or yung information technology industry. So, yung ILO, yung International Labor Organization, ay ilulunsad ang Women in STEM Workforce Readiness and Development Program para hikayatin yung mga kababaihan na pasukin yung industry ng IT or information technology. Anila sa Pilipinas, kaunti lamang ang mga babae na nagkakagusto na kumuha ng mga kurso sa information technology dahil sa mga cultural biases tungkol sa career opportunities sa nasabing larangan. Bunsod nito, napapakawalan nila ang magandang pagkakataon na makapagtrabaho sa hanay ng information technology kung saan malaki ang kanilang potensyal na magtagumpay. So yun nga, actually that's true. Dahil personal experience din na nagtrabaho din ako dun sa related sa information technology at talagang konti lang talaga yung kumukuha ng nakakapagtrabaho sa information technology industry na mga babae kasi nga dominated nga to ng mga lalaki. At yun yung isa sa mga gustong tanggalin ng ILO ng TESDA na hikayatin yung mga babae na pasukin nila yung IT industry. Actually, doon sa mga eskwelahan, halimbawa doon sa eskwelahan namin, marami ding makumukuha ng IT pero hindi naman lahat nakakapasok sa IT industry. So, karamihan din talaga, mga programmers pa lang, karamihan dyan ay mga lalaki. So, hindi pa rin nawawala yung culture biases na may mga particular na itong work na to ay pang lalaki lang or dominated by men. So, yun yung gustong alisin ng test data na marami naman mga babae na may kakayahan din gaya ng mga lalaki na mag-excel dito sa industry or sa information
technology industry. Sa ilalim na programang ito, lalo ng ILO, napasimula ng School to Work program para sa may 200 female students sa larangan ng IT, particular sa animation, game, at software development, upang mahimok at mahanda ang maraming mga kababayan at kabataang babae na kumuha ng IT courses. So yun, doon sa ILO, sa planong program ng o yung Women in STEM Workforce Readiness and Development Program na plano ng ILO ay yung school to work para hikayan din, magsisimula yun sa 20 female student na kukuha ng IT-related, particular yung courses na tungkol sa animation, which is yung TESDA ay merong ino-offer na TESDA animation course, game development, game at software development para maihanda or mahimok yung mga babae or kabataang babae at mga kababayan na kumuha ng IT courses at mag-aral ng mga courses na nabanggit kanina. Ang programang ito ay naglayo na bigyan ng mga kabayan na demand-led technical STEM-related skills and employability na may kasamang enterprise-level leadership training para matulungan sila na laban ng kanilang takot na pasukin, manatili at umunlad sa mga STEM industries gaya ng information, based process management, RT-BPM. So, yun naman pala yung isa sa mga goal ng program, ng STEM program, na ma-employed talaga yung mga babae sa larangan ng IT industry or ng information technology industry. Ang TESDA bilang central technical skill provider ng bansa ay nakandang suportahan ng ILO sa magitan ng scholarship vouchers para sa pangunang pagsasanay sa may 125 kababayan sa animation, game development and at software programming sa Human Resource Development Institute HRDI, 50 trainees at sa ilang piling private training provider 75 trainees. So yun, ayun pala yung ano nila na magkakaroon na bilang yung TESDA dahil partner nga sila ng ILO ay magbibigay ang TESDA ng libreng or scholarship vouchers para sa mga mag-aaral ng animation, game development, of software programming. Ibig sabihin, libre, di ba? Yung pag-aaral ng mga animation. So, wala ka nang problemahin. Basta patunayan mo na interesado ka, kaya mong tapusin yung kurso. At may plano ka talagang mag-aaral. Lalo na kung ikaw ay babae na gusto mag-aaral ng animation, game development, at software programming. So, ayun yung isa sa mga suporta na binibigay ng TESDA sa ILO. Ayon kay TESDA Director General Giling Jean A. Mamondiong, sa kasalukuyan ay nangangalap na ang Human Resources Development Institute ng mga babaeng enrollees na interesadong sumailan sa pagsasanay sa dalawang programa o kurso na inaalok na ngayon siyang animation at game development. So yun, kung kayo po ay mga babae na interesado po sa pag-aaral or pagtitraining ng TESDA animation and game development course, yung TESDA ay naghahanap na talaga ng mga babae na enrollees, yung mga gusto mag-aral. So, sa buong bansa, mas maganda na mag-ano kayo, i-take advantage itong pagkakataon na ito, lalo na ito ay libre. Ayon kay Mamondiong, ang programa ay nakatakdang magsimula sa darating na Hunyo, taong kasalukuyan. Kaya nanawagin ito na ito ng kabayan na magpatala na sa HRDI. Ayon. Ngayon, so, June na. Ano ba ngayon? May 9. So, malapit na mag-umpisa to. So, kung ako sa inyo, lalo na mga kababaihan, ay mag-inquire na kayo sa TESDA para sa
animation at game development. Take advantage yun dahil ito ay libre. Diba? Lalo libre, diba? Para sa mga interesado, yun, kung kayo ba interesado, at karagdagan for information sa buo, maaaring magtungo sa tanggapan ng HRDI sa Philippine Korea Friendship Center sa Bayan Road, the 4th, Taguig City, o tumawag sa telepono na 8439510-0918-217-8647. Lalo na kung kayo taga ano, taga Taguig City. So malaki yung chance niyo na makapunta doon sa ano, pero maganda tawagan niyo na rin po para mag-inquire at pakita niyo yung interest niyo na mag-aral ng animation at or game development. So yung yan, ah, tandaan niyo po yung numero 8439510 at yung ano, yung cellphone number, sino naman, 9821786 47. So yan, mas magandang pag-aralan na yan, ganun na yan. Ngayon, dagdag pa ng test the chip, nalayo ng anensya na pagsiglay ng interes at sanayin ng nabanggit na bilang ng mga kababaihan sa mga trabaho na may kinalang system related areas, at para matiyak na magbigyan sila ng tamang pagsasanay at matulungan na makapasok sa trabaho sa mga kumpanya na kailangan ng mga skilled workers sa sa nasabing larangan. So isa pa sa mga dagdag na tulong ng TESDA ayon kay TESDA Chief, yung goal kasi noon na pasiglahin nyo, no, yung awareness, yung interest na, at magkaroon ng formal training yung mga kababaihan na interesado sa mag-aral ng animation at game development. Dahil kung ano yung hinahanap ng industry, yun yung ipo-provide ng training. So, maliwanag ba yun? So, yun ha. So, after nun, tutulungan ka rin din sa job hunting, sa job, may mga job fair kasi, tapos, yung mga naghahanap ng ganyan trabaho. So, halimbawa, sa wana, sabihin natin sa 200, eh, lahat kayo makapasok. Di ba, malaking ginawa yun, malaking tagumpay sa test na yun. At dun din sa inyo, mga na nakalibre ka na sa pag-aaral, kasi medyo mahal din yung training na yun kung sa private yan, di ba? O, tapos, makakuha ka ng trabaho, at malaki pa yung sweldo ng mga pag-related sa IT. Actually, sabi nga doon sa job street, isa sa mga pinakamalaking malaki ang sweldo ng mga na industry ay yung nasa IT, ay nasa IT or information technology. So kung may chance ka na makapagtrabaho sa industry na yan, eh malaking tulong para sa inyong sa sweldo mo, sa pamilya, sa sarili mo, sa pamilya mo, at eventually at least hindi ka na magiging ano, tambay or magiging asset ka na ng Pilipinas, diba? So, total libre naman eh. Tsaka talagang gusto mo naman pala mag-aral ng game development or animation eh. So, take advantage na yan. Ngayon, tiniyak ng ILO na magkakaroon sila ng sub-skill training support, mentoring at career talks para sa mga veterans para matuloy sila matamos ang pagsasanay. So, yun, may mga sub-skill training support. So, kasama na siguro dyan yung communication skills, mentoring, at career talks. So, parang talagang pinaka-cheese or ng balitang ito ay tulungan yung mga kababaihan na mag-push, na mag-aral, at mag-training, at eventually magkatrabaho sa IT industry. So, ngayon, next, ang TESDA HRDI itinatag noong 2014, katuwang ang Korean government sa pamamagitan ng COWIKA upang maging sentro ng pagpahusay sa mga Tibet sa digital arts automation para paunlarin ang kasanayan ng mga trainers at industry workers sa bansa. So, yun naman pala yung talagang kaya meron TESDA HRDI partner with Korean government na maging sentro ng ano, mga pagpapahusay or
maging professional sa ano sa mga digital arts, so related talaga dyan sa software development at game development. So yun, magandang kurso na makuha or training na makuha, yan isa sa mga ng TESDA. Layunin nito na i-develop ang mga kwalipikadong mga Tibet trainers at industry worker para mapataas ang taas ng kanilang kwalifikasyon upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng mga quality assured competency based technical vocational course at pagsasanay sa bansa. Kaya bilang sa mga kursong ibinukas ang electrical installation and maintenance, 3D animation, game development, mechatronic servicing, basic Korean language and culture. So yun po yung talagang yan yung ano na mga ILO tsaka TESDA HRDI. So bali kung in summary, gusto talaga ng TESDA na hindi lang siya para sa mga lalaki o babae. Kasama na din yung mga kababaihan na gustong ni kahit na pumasok sa IT industry. Ayun po, sana po maliwanag po yung ganyan. At kung kayo po yung nakakapanood nito, ay umpisa nyo na po na magtanong tungkol po sa TESDA, sa mga courses na in-offer nila. Ayun po, hanggang dito na lang po. Marami pong salamat.